nalang kang lugar na pinasukan mo. Bakit saan? Jegs ito, sinong kakulab mo? Si GPU Panic. Of course, Tarsus Track to. Okay, so pag Tarsus, kayo ni Jay talaga? Pag kami, ano, may nagsasama ng tracks namin, kunyan, nasa Spotify yung track namin, yung Agos, nilagay niya sa isang playlist niya sa Spotify. Sino to? Si GPU Panic, which okay. Is, ano siya, electronic artist based sa Lisbon, Portugal. Tapos, Portuguese siya. Okay. Hindi ko siya kilala at all. Tapos, ano, so, na siyempre, ano kami, na kinilig kami, di ba? Tapos, nalaman ko na GPU Panic, part siya ng isang live band na parang Soul Wax, na Lisbon Soul Wax sila. Ang pangalan ay Molinex. Molinex. So, yung Molinex, may track sila, Pineapples. Piniplay namin sa Flux. Dati ito, hindi naman todo, but one of those fave tracks na alam ng mga DJs. Tapos, parang, wow, Molinex pala to. And then si GPU Panic. Si Molinex, isang tao lang yun, but he's part of the live band. Molinex live band siya. So, then siyempre, ni-research ko yung background niya, Disco Texas, yung label niya. Maganda rin na label. So, cool! So, parang ano, parang nung pinost niya yung tracklist niya, minessage ko sa Instagram. Sabi ko, wow, thank you for including us. Ano, as a gift, we'd like to give you a remix. Gift. Paano niya nahanap yung Tarsus sa Spotify? Hindi, nahanap niya kasi yung Agos, yung track namin, nasa playlist naman ni Fortet. So na-discover niya yung track namin sa... Dahil Fortet fan siya. So nilagay niya sa playlist niya. So parang, wow, thank you for sharing our track. Ganyan, as a gift. Ano, let us remix you. And then, sinabi niya lang niya, trade, I'll remix you also. Anong connection yun ni Fortet? Kailan kayo nag-connect? Si Fortet naman, ano, nung tumugtog siya ng... Black Market pa? No. Yeah, oo. Pero kilala na namin siya noon. Before pa? Online eh. So, nakilala ko siya sa, ano, sa Clock and Flap, sa, nung tumugtog siya doon. Which is... Sa Hong Kong? Yeah, which is parang mga 2013. Mga ganun, 2013. Tapos, may plaka na, may Tarsus Primate plaka na kami. Mm. Tapos dala ko siya, kasi, ba't ko siya dala? Kay Justin. Bibigyan ko si Justin. Tama, totoo, dalawang copy ang dala ko. Bibigay ko yung kay Justin yung isa, which is benefit of those, ano, na one of the Clock and Flap heads. And then, bibigay ko yung isa kay Fortet. Dahil, inspired dun sa album niya yun eh. So, tutugtog ba yung Tarsus at the time? Hindi pa. So, manunood ka lang? Manunood lang ako. Sino headliner nun sa Clock and Flap? Nung 2013. Ganda! Flaming Lips ba? Ay, hindi. Nung tumugtog na yung, ano yung Tuatas Balibo. Nung tumugtog yung Tarsus, ang headliner ay Flaming Lips. Okay. So, nung pumunta ako nanood doon, ang headliner, hindi ko maalala. Pero yung, yung electronic stage na kung nasa si Fortet, maganda eh. Mode Selector, Fortet, tapos, too many DJs yung dulo. Wow! Ang ganda. So, yung ba yung sa tent o dun sa main stage pa rin? Hindi, parang third stage somewhere. Third stage pa parang rin. Parang ganun. Tapos, so yun, nanood ako ng set. Nanood ko ng set. Di, syempre, exciting, whatever. Tapos, kinakakaya na namin. Buo kaming Filipino, alam mo yun, Pinoy group kami. Sino kasama mo? Si Apple Santa Maria, nandun. Si... Carlo Vicente, na like, oh, si DJ Carlo Vicente, Flux. And then nakalimutan ko na yung the rest. And then, tsaka yung mga future to the ex future people, ganyan. Eh, kinakawaya namin, masyadong mananood ng set niya eh. Parang 30 lang kami eh. Ah, talaga? Hindi niya napuno dahil siguro may kasabay siyang... So, kinakawaya namin, ang bait niya, lumapit siya dun sa group namin dahil siguro kami lang yung pinaka... magulo sa set niya. Tapos nung sinayin, lahat ng pumila sa kanya, sobrang yung bayat, lahat ng pumila, mga taga Hong Kong, may isang guy na may parang 30 CDs siyang ganun. Talagang tinake ng time, nakatayo at sinayin niya lahat ng 30 CDs siya. So nung ako na, nung dala ko yung papasign ko, yung which is yung album that inspired
Primate. Binigyan ko siya ng Primate. Sabi ko, this album inspired this one. So, well, thank you. Ganyan, ganyan. Lahat ng mga tinanong ko, sinagot niya. Sobrang galing. Oo, oh, tapos parang, want to go digging tomorrow, sabi ko. Ganun pa nga. So, talaga? Nasasama ko sa yung mga digging spots sa Hong Kong. Oh, sinama mo nga? Hindi, sabi niya, sorry, I have to leave early. Sa ah, pero parang kung pwede siya, papayag siya eh. Oo. So, umuwi na kami, happy time, ganyan. After a year, half a year, minessage siya kami sa Twitter, Tarsus, Manila. Parang sabi niya, I'm gonna play it on the BBC. Ganun sabi niya. What? Oh, no, sir. What talaga? So, inabangan namin. Inabangan siyempre. Oh, inabangan na namin yung stream, ha? Yung live stream. No, pinatugtog niya, tapos sabi niya, I met these guys in Hong Kong. They're amazing. This is parang yung nightlife ng isang track. Then eventually, after a few months, pinlay niya rin sa boiler room. On video wow! naman. Oh, so, dun na wow, thank you. Nagkaroon ng bromance. So doon nakita ni ano. Hindi niya nakita. So wala, years later pa. Ito yung second album na. Okay. Marami na kami nagawing iba pang mga EPs, ganyan ganyan. Well, this time pinasahan ko na siya ng digital file si Fortet. Mm-hmm. Na and then wala lang, ano na lang ako kami ayop yung relationship, inexplain ko pa yung relationship namin, no. Parang ano na lang, parang listen to this. This is our new stuff. Parang hindi na ako nag-iantay ng reaction. Hindi na ako kasi alam kong busy siya. Whatever. Of course. So one of those na batalaw ng bato, nilagay niya sa Spotify niya. Nakita ko. Tapos dun na-pick up ni GPU Panic. Ah, okay. Yan. Ito naman, na-meet mo na to, hindi pa? Hindi pa. Online ito, lang. Ano to? Ito yung lockdown talagang never namin na-meet. Tama. Actually, without the lockdown, di namin mamimit to siguro. So, ano pinadala niya sa'yo? Vocals lang? Hindi, lahat pinadala niya to. Ang ano to? Anong laman? Nung stems? Ano? Lahat. Nilagay niya yung beats niya, yung vocals. He sings eh. Siya yung kumakanta eh. Magaling na producer. Actually, yung original track, parang ang ganda-ganda na eh. As in, sonically, maganda talaga siya, pati yung mga stems. Sobrang ganda ng mga stems. Dinagdagan namin ng mga pangit ng mga stems. Sa mga drums na galing na mga one mic drums. yung mga hindi mo matanggal yung snare drum sa nakahalo dun sa kick cymbals. Yun yung mga kinabit namin. Tapos syempre nagligay kami ng mga kung ano man yung meron kaming SH-101, ganyan yung mga meron ko yung mga analog stuff. Tapos si Jayden, paano ba nag-start niya? Actually, siya pa nga yata nag-start nito eh. Nagdagay siya ng mga pinupuno niya ng perks eh. Si Jay. Pero lahat electronic. Hindi kami pumasok sa studio, puro mga baon lang ng mga loops namin sa computers. Mm-hmm. And then, ako yung editor eh. So, okay. So pupunuin niya. At wala rin siyang tanggalin mo yung mga ayaw mo, parang ganun din eh. So parang ako yung arranger, ganun. Tapos dadagdagan ko ng, actually sa sobrang punong-puno na ng drums niya, wala naman kailangan lagay na drums. Actually, lalagyan ko na lang ng mga more of melodies and synths. Although ito, nilagyan ko ng maduduming drums niya. Mm-hmm. Yung addition ko dito. Pakinggan natin. Yeah.
make it like it's kunya GPU Panic featuring Tarsius. Pwede mo gawin it's a double ano eh. Aso pa ba? Sorry. Kita mo ba? Oh, okay na siya. Okay na. Okay na. Okay. Sabi niya yung music na huminto. Sabi niya gawin mong double billing kunyari para pagka-click mo yung GPU Panic. May kita yung Tarsius, pag kinlik yung Tarsius, may kita yung GPU Panic. Okay, parang ganun. Parang it's just it doesn't matter who uploaded, it's just a data parang something. Data filing. Hacking the algorithm. Parang ganun. So may ginawa na siya for you. Oh, before nito nauna siya. Parang ako na mauuna. Remix ko na yung Agos, yung track na nilagay niya. Sa kanyang playlist. Sabi ko, sure! So, nauna na siya. Binigay namin yung ano. Eh, yung style niya, mas ano eh, mas techno-heavy, mas mabigat yung beats niya. Kami medyo indie dance lang kami. Ganun eh. Yung feel ng mix. And then, sabi nung narinig namin yung mix niya nung Agos, sabi na, we're not worthy, it's better than the Urig. Parang sabi namin na gano'n. Tapos sabi niya, hindi, ano, parang, of course in English, pag mo sabihin yan, your mix has more character, parang gano'n. So, paano kayo mag-usap? In English naman siya. In English. Pero, nakausap mo na siya sa Zoom? Oo, before nag-exchange kami ng files and remixing, siya nag-insist na mag-meet sa Zoom. So, nag-meet kami ni Jay tsaka siya sa Zoom. Padalan mo naman ako nung link niya. Gusto ko rin marinig yung stuff niya. Yung staff niya tsaka yung bands niya. Okay. Galing. Yung style niyo ni Jay, saan nag-start yung remix? Ayan, yung intro na rinig mo, yun na yung start. So, okay. Si Jay naglagay nun. Yung ganun. So, dun kami nag-start. Tapos, usually, wall-to-wall, kunyari, binigay niya, hindi nakapatay yung mga beats niya, parang wall-to-wall eh. Mm-hmm. So, ako na lang yung nag-block rock in beats. Ako yung nag-off ng off per open kick, open snare, and then everything all together, stop, build up. Ako yun. Tinutugtog niyo to live? Hindi pa. Pero yung mga remixes niyo, tinutugtog niyo live, di ba? May mga naririnig. Yeah, so, tama. Gumagawa ako ng live version na naiintindihan ni Jay. Paano yung live setup ng Tarsius? So ano lang, mono, which is yun yung choice controller. Yun ang controller mo. Pero running ano pa rin, Ableton yun. So may laptop pa rin? Yes, tapos tinatrigger ko yung songs. And then si Jay ay... Ano yung tinitrigger mo? Stems? Hindi, intro, verse, yun yung ano parts lang ng song. So pwedeng yun ang loop yung buong section. Yeah, tama. Tapos magiging chorus, magiging bridge. Pero hindi niyo binibilang, 'di ba? Parang pinapakaramdaman niyo lang kung gaano niyo kahaba gusto i-simmer yung section. Tama. Or jaman. Tama. Paano pumapasok yung analog gear? Actually, pagka special show na lang kaming may analog gear eh. Pagka kunyari may time na to set up. Kasi parang yung laptop pa nga, ang dami mo nang iisipin pa lang eh. Kaya maraming outs, di ba? So, pagka kunyari may full set kaming 1 hour, nagpapasok ako ng MS-10. Pero hindi yun naka-lock. Parang pang noise ko lang yun para may something ako ginagawa. Pang mga transition. Interesting, ganun. Papaingay, ganun. Yung Roland mo, hindi nilalabas mo pa ba yun? Roland SH-101? Oo. Yung SH-101, hindi. Hindi ko siya masyadong gamay na live. Yung chord talaga? Yun. Parang kaya ko nung... Ano eh, kaya ko na siyang... Parang ako nagigitara na lang dun eh. Parang ganun kahit anong gawin ko eh. Yung SH, parang, oops, paano ko na panalabasin yun? Paano bumalik? Paano ulit yung ARP? Bakit ganun dito tumutunog? Wala sa tono eh. Ginawa niyo ng video to? Wala tong video. Ano pa yung sunod na plano ng Tarsius? Ito ba yung pinakabago? Ito yung pinakabago namin. Gagawa kami ng more tracks with Vex Ruffin. Which is yung Stone's Throw artist. Mm-hmm. Sa LA, di ba? Oo, so... Hindi ko alam pa ako anong mangyayari doon.
Paano niya naman nakilala si Vex? Online din, ganun din. Pero yung kay Vex, so fina-follow ko lang siya. Ako naman yung nag-initiate. Nag-fan. Nag-fan mode sa kanya. Nagpo-post kasi siya ng ano eh, may nakakatawa siyang ginagawa, parang kunyari magli-loop siya ng awitin mo sasayaw ko. Mm. Lulup siya ng part. Kakantahan niya ng lyrics niya. Tapos lalagyan niya ng video. Pero 60 seconds lang. Oo. Yun na yung... So, yeah, Instagram. Instagram lang. So parang, ano to, stick to. Siguro ano, parang hindi niya mabayaran yung sample. Pero Pinoy siya, di ba? So Pinoy siya. Nag-aaral siya mag-Tagalog. Mahal niya yung Pilipinas. Okay. Yung culture. Yung... Ateneo siya eh. Tsaka parang umalis siya ng mga 90s nung sikat na yung research saka Philippine Violators, parang ganun yung... Ah, 90s na siya. So, malaki na siya noon, ano? I mean, grade school siguro or... Hindi, high school siguro. High school na. Hindi, diretso mag-Tagalog. Hindi. Hindi pa rin. Siguro nakalimutan niya na. Walang kumakausap. Alam ko na kaka-jamming ni naka-DJ ni Castillo sa States eh. Oo. Naka-jam na... Nakilala ni Christine yata. Oo, yan. Tapos... Minessage ko siya, parang, hey, I'm a friend of Diego, Steven, Christine Balance, and Gary. Tapos ano, no way, mga ganyan. So parang, ano, ayun, explain ko yung background ko na nasa Pedigab ako, ganyan, of several bands. And then, meron siyang NTS radio show na all Pinoy tracks. Ah, talaga? So, tapos, meron siyang ka-jamming na Pinoy digger na friend ko, na plaka, digger... si Possible Music, yun yung pangalan niya. And then nagulat ako, nagkaroon sila ng show together. Sabi niya, it's their show together. So it's all Pinoy tracks. 1 hour long. Tapos, wow, congrats! Pinost ko yung Possible Music, yung show nila, ganyan. Tapos parang, oy man, gusto mo sumunod? Ganun na sinabi sa akin ni Richard ng Possible Music. Game ako! Ganun. So, binigyan niya ako ng chance. So, nagsabit ako ng all Pinoy mix. And then, after that, ano na ako, parang, eto na, tataminin ko na siya. Would you like to jam with a track? Ganyan, parang, I have a Tarsus track. And parang, it was supposed to be included in some compilation. And then, they rejected it, parang ganun. So parang, would you like to sing? Ganyan, this is the track. Tapos, gusto niya na kagad, sure, I'll do it na. Yun yung disco Manila. Pinaalam ko rin na para walang problema sa Stone's Throw na can I release it by myself. Sabi ko, okay lang ba yun? So, you agreed. Okay. Marami yung Pinoy sa Stone's Throw? Marami. Si Knowledge. Hindi. Pinoy ba yun? Hindi ko. Maraming Asians. Asian Americans. Basta LA lang sila. Pero LA Collective, kumbaga. Tama. Ayun. Thanks, Jags. Oo nga, saya.